In today's video, mag-share po ako ng limang loan app na para sa akin hagay sa kasi matagal ko nang ginagamit yung mga loan app na to. Hindi po silang mapuntahan kung kayo may biglang gastos. So kung gusto niyo malaman ko na yung mga loan apps na subok ko na guys, na okay naman, basta okay ka rin, then keep watching. My videos are not sponsored and they're based on my personal experience. Of course, hindi po yan nangangahulugan na umutang kayo dito sa loan apps na to for no reason. Dapat kasi responsible user tayo ng mga loan apps na to because hindi po ito mga laruan. So, yung mga loan apps na ibibigay ko sa inyo, syempre, are mga loan apps na rehistrado po sa SEC. Madali lang naman sila applyan. Iisang ID lang yung kailangan. Let's get the ball rolling kasi like I said, meron po tayong limang loan apps. I'm going to share with you these apps in no particular order, starting with, magsisimula ako sa isang loan app na marami yung galit, pero may iba yung nagsasabi na okay din. And yung loan app na to, I see Digito. Huwag mo kayo magalit guys, huwag kayo kaagad mag-react. Matagal na akong may Digito guys, nung dating si RoboCash pa siya. Kung si Digito guys, / RoboCash dati, nag-o-offer po siya ng up to 25,000 pesos na ngayon. At tulad ng dati, na kahit na si RoboCash pa siya, ay 0% interest pa rin yung first loan mo. Of course, short term lang siya. Up to 7 days lang yata. Kaya mas maganda na pang emergency lang talaga kung yung habol mo ay 0% interest. Kasi guys, yung interest po ni Digito, dati 2.1, buti na lang ngayon kasi 1.6% per day na lang siya. Kaya dapat pinag-iisipan talaga at careful ka talaga dito kay Digito kasi guys, medyo masakit-sakit yung interest niya pag pinili mo yung long term. And the processing fee na depende na ngayon sa amount. Other than the processing fee, wala na siyang ibang ikakaltas. At magdadagdag lang siya ng daily interest up to your due date. Yung mga IDs pala natin natanggap ni Digito are passport, driver's license, UMID, social security or SSS, and TIN. Kasi nabubulon na ako kay Digito, mapunta lang na nga sa second loan app. OLP or Online Loans Pilipinas. Guys, matagal na akong gumagamit ng Online Loans Pilipinas. Ilang beses na rin siyang nawala sa Google Play Store at nakabalik. At marami na rin akong nakitang change dito kay OLP. And honestly, dati hindi ko talaga siya recommend kasi ang dami niyang kinakatas. Tapos ang kulit niyang tumawag kapag papalapit na yung due date mo. At medyo mataas-taas din yung interest niya ha. Pero ngayon, mas better na siya kumpara dati. So itong si OLP, pwede ka mag-apply sa website nila kung ayaw mo i-download yung app. Or pwede mo rin i-download yung app which nasa Google Play Store. Isang ID lang yung kailangan mo. Yung mga IDs na tinatanggap niya ay andito po. Ayan. So medyo marami-rami kang mapapipili ang ID compared kay Digito. 0% interest pa rin siya on your first loan, pero yung ikakaltas niya ay disbursement fee lang kapag first time mo at hindi na pa 7 days, pwede nang up to 10 days bayaran yung perang inutang as a first timer. Kapag repeat borrower ka na, pwede ka na pala niyang ma-offeran ng up to 20,000 pesos at pwede na ring installment. Sometimes kailangan i-text ka muna niya kapag mayroon siyang offer na ganun. Otherwise, yung mga loan terms sa pagpipilian mo is 7, 15, 21, tsaka 30. Repeat borrower ka guys, buong muna makukuha yung perang ni loan. This is a little bit controversial because I don't think lahat merong ganito. Kasi meron po siyang tinatawag na preferred borrower bundle. Ito po ay ino-offer sa matagal nang gumagamit kay UN. So, ay pwede mong tanggalin para mapababa yung amount na babayaran mo on due date. So aside from that, iisipin mo lang dito pag umutang kay OLP is yung interest niya at yung preferred borrower bundle. At buo mo na matatanggap yung loan kapag repeat borrower ka. Of course, nung first time ka, huwag kang mag-expect na mabibigyan ka niya ng 2,000. Nung first ako nag-apply kay OLP, guys, yung first loan ko ay nasa 3,000 pesos. But back then, meron po siyang kinakaltas. Ngayon, wala na. So, kung first time mo, ngayon, 0% interest pa rin siya. At pwede ka niyang pautangin ng as low as 1,000. Recommended app is Tala na loan app, guys. Oh, meron din akong history dito kay Tala, guys. And recommended ko pa rin siya sa inyo kasi mababa lang naman yung interest dito kay Tala at isang ID lang yung kailangan para mag-apply. Kung approved ka kay Tala, kaagad-agad mong matatanggap yung pera at pwede si Tala magpahiram ng up to 25,000 pesos na yun. So, Tala, meron po siyang app na nag-download sa Google Play Store. Pwede kang mag 30 days at pwede kang mag 60 or 61 days. So, okay si Tala in case
pang emergency, yung mga ganun. At actually guys, yung maganda kay Talak, kasi based on my experience, so I don't know kung ganito pa rin siya ngayon ha, but based on my experience, pag na-late ka kay Talak, one time lang siya maglalagay ng penalty at wala na siyang daily penalty tulad ng mga ibang mga loan apps na napakawalang hiya. So kay Talak, madaling pakiusapan yung kanilang mga collector in case meron kang financial difficulties. Talak, bibigyan ka niya ng payment arrangements, pero baka hindi ka daling makabalik, makautang ulit dito kay Talak. So please be a good borrower kapag kay Tala. Kahit na hindi na ako gumagamit ng Tala ngayon because of the previous history, recommended ko pa rin siya kasi okay naman si Tala so far. Next on my list is Peso Ready, guys. And it's surprising because Peso Ready, kung mag-a-apply ka dito, parang si OLP talaga siya. So itong si Peso Ready, so far rehistrado naman siya sa SEC and meron po siyang app na madadownload sa Google Play Store. Pero kung ayaw mo i-download yung app, pwede ka rin mag-apply online ha. So parang OLP vibes talaga siya. Pero siguro magkaiba rin. So baka magkaparehas lang yung kanyang developer. So yung mga IDs na tinatanggap ni Peso Ready ay tulad din dun kay OLP mga guys. So yung kanyang structure, yung kanyang interest, yung mga ganun, yung ibabawas siya on your first loan is the same. Makaka-expect ka guys na yung first loan mo is nasa 1,000 kung first timer ka. Kaya tulad sa akin, yung first loan ko dito kay OLP is 1,000 pesos. So babawasan po siya ng 45 pesos. Ito yung tinatawag ng disbursement fee. But other than that, 0% interest po siya kapag first time mo. Kung papalapit na yung due date, text lang siya. Pero kung 3 days before, tatawag na siya, guys. Pero okay pa rin naman si Peso Ready kung may biglaang emergency, may kailangan kang bilhin, medyo short, 2 days later pa yung sweldo, yung mga ganon, emergency na hindi naman masyadong malaki yung kailangan mo. Because guys, remember, kung first time mo, hindi ka naman makaka-expect na kaagad ka makakahiram ng 10,000 sa mga loan apps na to. Like I said, based on my experience, yung first loan ko dito sa kay Peso Ready is 1,000 pesos. So, yun pag first time, guys. Just to set the right expectations. So, now let's go to my fifth loan app. And the fifth loan app is Mr. Cash. Nilagay ko siya sa last because siya po, guys, yung may pinakamataas na service fee na ikakaltas. Mas mahal pa siya kay Digido yung mga fees niya. Pero kung petsa di peligro, kung emergency, wala talaga mapaghiraman, okay din naman sa kay Mr. Cash for as long as good yung record mo. Kasi first, para hindi ka kasi ma-reject dito kay Mr. Cash, dapat hindi masyadong marami yung mga loan apps na nasa cellphone mo. Hindi ka high risk, yung sinasabi nilang high risk, yung marami ka ng olas na nautangan, yung ganon. Dapat medyo maganda-ganda yun yung record mo. Kasi pag ganon, hindi ka naman mahihirapan sa pag-apply dito kay kay Mr. Cash kasi madali lang naman actually ma-approve dito kay Mr. Cash. Isa na ring tip dyan is yung ibibigay mong information ay dapat match na match dun sa ID na ibibigay mo kay Mr. Cash. So, yung mga IDs na tinatanggap ni Mr. Cash ay yun. Ayan guys. So, kung meron kang isa dito, pipicturan mo kasi yan, front and back, tapos magsiselfie ka sa mga ID mo. And please make sure na yung pagpicture mo is clear, walang glare, susundin mo yung instructions niya para ma-approve ka. Kasi pag hindi ka na-approve dito kay Mr. Cash, maghihintay ka ng 7 days bago ka makapag-apply ulit. Now, kay Mr. Cash, although medyo may malaki-laki yung ikakatas ng service fee, yung service fee can be like 9% or 10% of your loan depending on your loan term. Maaari po siyang magbigay ng 30 days. Pwede rin 40 days and 45 days. Pwede rin installment yung pagbayad ng utang. Pero guys, depende po yan sa record mo with Mr. Cash. 0% interest siya guys kung single payment lang siya. Kapag installment, meron ka nang babayarang service fee at meron ka na rin interest na babayaran. So, mukha siyang mag-a-add kasi isi-split siya into 3 or 2 payments. So, with Mr. Cash guys, dapat alam mo yung pinapasukan mo. Study the loan terms and agreement talaga kasi compared to the 4 apps na binanggit ko, siya yung medyo mabigat-bigat yung mga fees. But so far, okay pa rin siya pang emergency. So, tulad ni Digido guys, itong si Mr. Cash, nire-reserve ko lang talaga kung may bigla ang gastusin, yung mga gano'n. Kung first time mo, expect ka na magsisimula ka sa 1,500, 1,000. Pero kung good payer ka naman, eventually tataas din yun. So, yung mga installment terms niya ay na-apply dun sa mataas na loan offer. So, huwag masyadong magbayad ng early kay Mr. Cash. Like,
kayo ha. Alam ko yung ginagawa nyo. Again, guys, hindi ko po sinasuggest na umutang kayo sa mga loan apps na to. Ako, these are just information na nasa-share ko because of based on my experience. Kasi matagal ko nang, until now, meron pa rin ako mga ganito sa cellphone ko. And in case of emergency, nagamit ko pa rin yung mga loan app na to. Because reality-wise, utang is part of life. Kaya utang is life, guys. We just need to be wise about utang and we just need to know how to use it and use these apps as a tool. Dapat alam natin kung paano sila gamitin para hindi tayo magka-problem. Nasa inyo pa rin yan kung gagamit kayo ng mga loan apps na to, guys. Wala kasing pilitan. And dapat naiintindihan nyo kung ano yung pinapasukan nyo bago kayo magpindot ng pindot at tumanggap ng mga pera. So I hope you learned something from this video. And kung hindi ka pa subscribe ka because I share honest reviews about online loan apps and many other utang apps online. Dito pa rin yun eh. Anyway, so I hope to see you on my next one. Bye-bye.